Ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. Ang gagawin natin ay isang CRT TV na Fukuda. Yung trouble nito, nag-oscillate naman siya. Ay, saksak lang. Pero walang display na lumalabas. Hindi ba? Wala tayong raster na nakikita. O kahit yung blue back, wala. So, buksan natin mga bro para makita natin kung ano yung sira. So, ito na yung board niya mga bro. Sobrang init nitong ano nyo. Sa ano yata to? Parang pin cushion. Pin cushion. May pin cushion siya kahit maliit. Kasi ano, yung picture tube na ginamit. Tsaka yung yoke. Galing yan sa mga ano noon. Mga PC monitor. Na old model. Kaya meron siya ngayon. Sobrang init. Kahit na nakabunot na yung kanina pa ito nakabunot. So, binuksan ko na. Mainit pa rin. So ayan mga bro, yung vertical pala nito yan. Bagong hinang lang. Tapos marami siyang parts na and loose connection na. Hinangin na rin natin yan. Bali mag-focus muna tayo sa ay ganito muna pala gawin natin mga bro. Dahil wala siyang display, gawin natin, taasan natin yung screen para makita natin kung saan yung trouble niya. So ipapower on ko tapos taasan natin yung screen. Ano ba? Ipapower on ko. Tapos taasan natin yung screen. Wala yata talagang display. Meron akong naririnig na pumipitik-pitik dito. Ayun mga bro, meron pala siya, yun o. Kita niya gumagapang yung Fukuda. Ayun o. Ayun yung trouble niya pala. Bali yung sira niya pala nasa horizontal. Bali kung nakababa yung screen natin, hindi natin makikita yan. So, kailangan taasan natin screen para makita natin kung ano yung sira. Pag walang display. Minsan kasi vertical yung sira. May guhit. Pero yan nakita natin. Sa gitna, patayo. Ibig sabihin, nasa horizontal yung sira natin. So yung pin cushion kaya pala mabilis uminit. Ito. Ayun, nakapaso na yung init niya. Pati yung horizontal. Pero mas mainit 'no. Seconds lang. Sobrang init na. Bali yung pin cushion natin mabilis siya mag-init. Ibig sabihin may pumapasok naman na voltage sa kanya. So check natin kung shortage siya o hindi. So bunutin ko muna mga bro. Ayan mga bro, nabunot ko na yung ano lang pala siya, transistor lang siya na ordinary. So check natin muna base collector emitter. Yan, normal yan na may reading.
dahil ano siya, D2012. So dito dapat wala siyang reading. Yan, tsaka sa reverse. So yan, wala naman siyang reading. Okay naman to mga bro. Bali, yung sira talaga natin nasa horizontal. Wala sa pin cushion. Pin cushion, uminit lang siya kasi abnormal yung horizontal drive natin. O yung horizontal section. So check naman natin yung mga capacitor. Yun naman madalas na nasisira eh, yung Mylar capacitor. Ayan mga bro, bali okay naman yung transistor ng pin cushion natin. So malakas lang talaga siya uminit dahil abnormal yung horizontal section natin. So i-check naman natin ngayon yung capacitor sa horizontal, yung Mylar. Bali tatlo yata ito o dalawa. Yung isa high voltage siya, nasa 1600 volts o kaya 2 kV. Bali kapag sira yan, hindi siya mag-oscillate. Yung horizontal natin sisirain niya agad. So hindi yan ang sira natin. Check natin yung isang yung 400 volts o minsan 250 volts lang to eh. Ito yung i-check natin. So tandaan nyo yung connection niya eh, connected siya dito sa return ng yoke. Ito. Tapos dadaan ng line. Tapos ayun. Ito siya. So bunutin ko muna mga bro, tapos i-tester natin. So ito na siya mga bro. Ang value niya 400 volts 684J. Tandaan niyo yung connection niya doon. Bali kapag kahit minsan yung guhit eh isang patayo lang na diretso. Ito pa rin yung nagiging suspect o kaya yung line. Itong line na to minsan nag-o-open siya. So ito kasi tinester ko kanina, okay naman. Hindi siya open. Pakita ko lang. Yan o, okay naman siya, may reading siya. So kaya ito yung pinaghinalaan ko talaga, yung 400 volts. Pwede naman natin itong i-tester sa analog. Yan, mag-range tayo sa 100K. Dapat yung reading niya papalo tapos babalik sa neutral. Pagka hindi siya bumalik, ibig sabihin leak na siya. Pag dumiretso naman, shorted na. So yan mga bro, pansinin nyo. Leak na yata mga bro. Ayan o. Hindi nga siya bumabalik. Tutukan natin yung tester. Dapat ito babalik siya sa neutral. Ayan, hindi siya o. Pag magte-tester kayo, kung naka-range kayo sa 1K o 100K o kaya 10K, wag nung dadampiin yung ano yung point yung test probe kasi ayan hindi yung ma-detect ng maayos yung capacitor, di ba? Dapat nakaganyan. Yun na, hindi talaga siya bumabalik. Di ba? So ibig sabihin leak na ito. Pwede rin tayong gumamit ng capacitance tester. Ang ating digital. Ayan. Bali, 684. Ibig sabihin, 680 nanofarad. Ayan. 15 na lang siya. Fifteen.
15 nanofarad. So maghanap tayo mga bro. Pwede naman yung, hindi naman ito ganong masailan. Hindi katulad ng high voltage capacitor. Ito kahit na hindi niya kabalyo, basta malapit sa 684J, tapos 400 volts din. Pwede siya. So hanap muna ako. So yan mga bro, wala akong mahanap sa mga available kong parts na ganitong value, 684J o 680 nanofarad. Ang nahanap ko ito, 394J, 390 nanofarad. So tester natin. Yan, accurate. Okay pa naman siya. 391. So okay na okay pa to. So ito na lang muna i-try natin kung ano magiging resulta. Hindi naman masailan yung capacitor na kwan. Na low voltage. Yung hindi pwedeng palitan ng iba ay yung high voltage. So ilagay muna natin dito sa likod. Tatrial muna tayo. Kita nyo, 394 lang yung value niya, pero mas malaki siya sa dito sa original na capacitor ng tinanggal natin. 684. Ano bro, testing na natin. So pagkatapos ko yung siya i-troubleshoot, bali hinangin ko pa siya dahil marami na nakaangat na parts. So try natin isaksak mga bro. Ay, hindi ko nga pala nailagay yung ito. So ibabalik ko muna pala. Ito yung tinatawag na pin cushion. So ayan mga bro, nahinang ko na, so hinahin ko uli yung isa dahil natanggal ang capacitor. So ayan, testing natin agad-agad mga bro. Sasaksak ko na. Ayan mga bro, mayroon siyang pumipitik. Naririnig nyo? Lakas nung pumipitik niya. Bali, pumipitik yung noble dahil ano, siguro dahil tinaasan ko kanina yung screen niya. Ayan, pakinggan nyo. Baka ma-encounter nyo yan eh, matakot kayo. Dahil lalo na sa mga UV. Diba? So, nangyari yan kasi, in-adjust ko nga pala yung screen. So, babaan ko muna yung screen. Ito yun, yung ibaba. Pihitan ng playback sa ibaba. So, yung sa itaas naman, focus. So, yan, ibaba ko. Testing natin. Yun. Yan mga bro, okay na.
So meron pa siyang konting guhit. Buwasan pa natin yung yan. Tapos nagkaroon siya ng rainbow. So bali yung rainbow na yan, sa ano lang yan, yung tinatawag na posistor. Papalitan lang natin yung posistor. Tapos yun, okay na. So ayan mga bro, bali napalitan ko na yung posistor. Yung mga mancha-manchang kulay kanina, ito yung dahilan. Pagka magre-reading kayo nito, nasa mga 20 to 60 ohms. Kapag lumampas na doon, mas magandang palitan niya na. Dahil magmamansya na rin yung picture natin. So ito yan. Nasa parts siya ng primary. So try na natin. Yan, natural na mabilis uminit yung posistor mga bro. Pag hinawakan nyo yan, talagang mainit na siya. Kahit nakakasaksak na. Ayan, okay na. Sumobra yung kuko daw. Ah. Ayan mga bro, maraming salamat sa inyong panonood.